Inutusan ni Brigadier General Gregorio H. Del Pilar ang kanyang mga tauhan na pumwesto sa Tirad Pass, Ilocos Sur, para harangin ang mga humahabol na puwersa ng mga Amerikano. Ito'y upang pigilan sila na hulihin si General Emilio Aguinaldo at upang ang pinuno ng mga Pilipino ay ganap na makatakas. Si General Del Pilar ay pamangkin ng isa pang bayaning Pilipino at propagandista na si Marcelo. Naging kasapi si General Gregorio ng Katipunan at itinalaga bilang isa sa pinakabatang general ng hukbo ng Pilipinas nang sumiklab ang ikalawang yugto ng digmaang Pilipinas at Espanya. Nang magsimula naman ang digmaang Pilipinas at Amerika, 10 buwan na ang lumipas ng panahong iyon, si General Del Pilar ang isa sa mabisang nakipaglaban sa mga Amerikano. Ngunit dahil sa sadyang mas nasanay sa digmaan at mas armado ang mga Amerikano, unti-unti nilang nasupil ang mga Pilipinong mandirigma. Naging dahilan ito sa pagkatras ng pwersa ni General Aguinaldo mula sa Bayambang Pangasinan tungo sa kabundukan noong November 13, 1899. Dumating sila sa Tirad Pass noong November 23. Palibhasa'y makipot ang daan dito at nasa bulubunduking bahagi sa taas na 4,500 feet na isipan ni General Del Pilar na mabisa itong lugar para harangin ang pwersa ni General Peyton March ng 33rd U.S. Infantry Regiment na natukahang hulihin si General Aguinaldo. Personal na pinili ni General Del Pilar ang 60 sundalo na nakaligtas mula pa sa army ng napatay na isa pang bayaning leader sundalo, si General Antonio Luna. Bumalik sila sa Tirad Pass ng araw na ito at naghanda sa pagharang sa pwersa ni General March na may higit 300 todo armadong sundalo. Kinabukasan ng bandang 7 ng umaga, December 2, naganap ang digmaan ng Pasong Tirad. Mahigit 5 oras na hindi nagawang makaakyat ng pwersang Amerikano sa lugar ni Del Pilar dahil tuloy-tuloy ang pagpapaputok ng mga Pilipino. 2 nga agad ang namatay at 9 naman ang nasugatan sa pwersa ng mga Amerikano. Ngunit dahil nakumbinsi ni General March si Juan Nario Galut, isang igurot, na samahan ang mga Amerikano sa ibang daan patungo sa tuktok ng Tirad Pass, nagawa nilang talunin ang mga Pilipino. Napatay ng pwersa ni General March ang 52 sa 61 sundalong Pilipino. Kabilang sa kanila ang dakilang si General Del Pilar na nabaril sa kanyang leeg. Pag-ugnay, huwag nawa nating malimutan ang kadakilaan ng mga katulad ni General Del Pilar. Kahit manawari, marami pang Pilipino ang maging handang magsakripisyo para sa kanilang mga pinuno at bayan.